Hoy mga peeps, what's up, Moto Trips. So for this video mga peeps, tuturuan ko kayo kung paano magpalit at magkabit ng banjo bolt, caliper pin at bleeder dito sa may brake caliper. And at the same time mga peeps, tuturuan ko na rin kayo kung paano magpalit at kabit din ng brake pad sa caliper. So, ito yung mga peeps, yung gold banjo bolt, bleeder, at caliper pin. So, nabili ko siya sa Shopee mga peeps. Set na siya. Nabili ko siya ng 440 mga peeps kasama tong dalawang caliper bolt. So, set na siya mga peeps. So, tara, kabit na natin mga peeps. So, unang gagawin mga peeps, babaklasin natin tong dalawang caliper bolt gamit yung size 14 na socket. So, huwag kayo gagamit ng open wrench or close range, kailangan sakit talaga para hindi siya bumilog mga peeps. Ito yung dalawang caliper bolt mga peeps. Ayan, size 14. And then pwede natin itong tanggalin mga peeps, itong caliper. Ayan, hahatakin nyo lang. So tanggalin na rin natin itong mga peeps, itong hose holder para hindi siya sagabal pag natak-hatak natin tong caliper. Ayan peeps, tanggal na kaya medyo malaya tayong makapagkalikot dito sa may caliper. Next mga peeps, tatanggal natin tong lock pin na to. Ito, ayan. Hugutin nyo lang siya pataas. Ayan, ganyan lang kadali. Dalawa yan mga peeps ha. Ito yung isa, ito. Ayan, nasa kabila lang. So, ganun pa rin, hatakin nyo lang siya, yung lock pin. Madali lang siyang hatakin. Gamitan nyo ng long nose, mga peeps. Ayan, tanggal na mga peeps. Next naman mga peeps, itong caliper pin na. Ayan, hatakin nyo lang din siya gamit ng long nose. Ayan, ganyan lang kadali mga peeps. Panoorin nyo lang ito maigi. Ayan, ganyan lang siya kasimple mga peeps. Hatakin nyo lang siya pataas. So, ito yung stock pin mga peeps. Ayan. Kapag natanggal nyo na yung stock pin mga peeps, pwede nyo na siyang tanggalin yung mismong brake pad na. So kung magpapalit kayo ng brake pad mga peeps, ganun lang ang procedures, ganun lang kadali. Ulitin nyo lang yung napanood nyo kanina, ganun lang siya kasimple mga peeps, kung paano magpalit at magtanggal ng brake pad. So ito pa yung brake pad ko mga peeps, bago pa siya, kakapalit ko lang din. Ito naman yung kapares ng isang brake pad kanina mga peeps. Tutulak nyo lang siya pataas. Ayan, ganyan no. Ito, tutulak nyo lang yan mga peeps. Ayan. Banda dyan, tulak nyo lang siya pataas para makuha nyo. Ayan, ganyan lang mga peeps. So, ganun lang kadali mga peeps no. Next mga peeps, tatanggalin naman natin tong caliper bracket. Itutulak nyo lang din siya pataas mga peeps. Medyo matigas siya, medyo mahirap siya. Pero, matatsaga naman siya mga peeps. Ayan. Ayan, ganito lang kasimple mga peeps, hatakin nyo lang siya pataas. So, nakabaon lang naman siya dyan, yung dalawang poste niya. So, sa akin mga peeps, preventive maintenance ko dito sa may caliper bracket. So, pinapakinis ko siya or binabuff. Then, pinipinturahan ko siya ng high temp na black, flat black. Ito rin mga peeps, tanggalin na rin natin to. Ito yung nagga-guide sa brake pad para makapwesto sila ng maayos dito sa may caliper. So simple lang din siya tanggalin mga peeps, hatakin nyo lang siya. Ayan, ganyan. Madali lang din siya mga peeps. So next mga peeps, kung magpapalit lang din kayo ng brake pad, so kailangan nyo itong itulak pababa, itong mismong piston niya. Ayan. So kailangan natin ng puwersa dito, pero mas mainam kung may C-clamp kayo. Itutulak nyo lang din siya pababa. So kung medyo kailangan talaga ng power dito eh. So try natin magmano-mano mga peeps. Ayan, sobrang tigas mga peeps. Kailangan talaga ng puwersa dito. Kaya mas mainam mga peeps kung may C-clamp kayo. Kasi medyo matigas talaga siya.
Itulad kapag may siklam, itutulak lang siya pababa, madali lang, pihitin nyo lang yung siklam. So sa pwersa ko mga peeps, ayan, konti lang yung naibaba niya. Kasi napakatigas talaga niya. Much better kung siklam talaga mga peeps. So total baklas na rin siya mga peeps. Linisan na rin natin yung mismong caliper gamit ang gasolina. So shoutout muna tayo mga peeps kay Maharlika Moto Apparel. Salamat sa sponsor nyong riding jerseys. So sa mga gusto mag-sponsor dyan mga peeps, baka naman PM nyo lang ako sa Facebook page ko, Moto Trips. Ito naman yung bracket mga peeps kanina, yung caliper bracket. So gagawin ko, papakinisin ko muna siya gamit nung pang-vap bago ko pinturahan ng flat black. So kung gagayahan nyo itong procedures ko mga paps, yung pag-maintenance ng bracket, much better kung magsuot kayo ng protective goggles para sa inyong mga mata. And then huwag kayo magsusuot ng gloves. Once na sumabit kasi yan sa may cap brush, ito sa mga pang-vap ko, isasabit siya, baka madamay pa yung kamay nyo. So ingatan nyo lang din yung kamay nyo mga peeps kasi wala siyang pang-protekta. So yan na mga peeps, napakakinis na. Next is pipinturahan na natin siya ng high temp flat black mga peeps. Ito rin mga peeps, linisin na rin natin to gamit ang gasolina. Ayan mga peeps, medyo malinis na. Pwede na natin siyang ibalik. Ayan, ganyan lang din kasimple. Sasalpak nyo lang siya ng ganyan. So next mga peeps, itong caliper bracket. Saka ko na siya pipinturahan. So papakita ko muna sa inyo kung paano siya ibalik or ikabit. Madali lang din siya ipasok mga peeps. Ayan, itututok nyo lang sa may butas. Then ipupush nyo pababa. Ayan mga peeps, na pasok na. Then ipupush nyo lang siya pababa. Ayan, ganyan lang kasimple mga peeps. So next naman mga peeps, itong brake pad, kung paano naman siya magkabit. So unahin natin itong nasa right side ko sa video. Then may guide naman siya mga peeps kung paano ang uunahin. So ayan mga peeps, ayan yung guide niya. Then itong brake pad na to, ganitong itsura ang unahin. So ayan, ipasok nyo lang siya mga peeps. Then isakto nyo lang siya sa may mismong sukat niya. So ganyan ang forma niya mga peeps. Ganyan lang, lapat na siya. So next mga peeps, yung kapares naman yung brake pad. So madali lang din siya mga peeps, ipapasok nyo lang sa may poste. Ayan, ganyan. Then ipapasok nyo sa kabila. Ganyan. Yan lang mga peeps, ganyan lang kasimple. Next mga peeps, instead na stock pin ang kakabit natin, caliper pin, so papalitan na natin siya ng gold. Ito yung gold mga peeps, bagong-bago pa. Ito mga peeps, may kasama na rin siyang dalawang split pin. So hindi natin siya gagamitin. Ang gagamitin natin is yung sa stock na lock pin. Kasi ibang sukat ng split pin dito sa stock na lock pin. So ito mga peeps, ipapasok nyo lang din siya dyan sa dalawang butas ng dalawang brake pad. Ayan, ganyan lang mga peeps. Then ikot nyo lang siya para makita yung butas para sa lock pin. Ito yung stock na lock pin. Ayan, pasok nyo lang din sa butas. And then dun naman sa may kabila. So next step mga peeps, itong bleeder naman at itong banjo bolt ang papalitan natin ng gold. Pero bago yung mga peeps, ikakabit na muna natin yung caliper gamit tong caliper bolt para hindi siya mahirap tanggalin yung mismong banjo bolt at yung bleeder. Ayan mga peeps, ipoporma na lang muna natin siya sa may disc brake. Ayan mga peeps, formado na. Then ikakabit na natin tong caliper bolt. Huwag kakalimutan higpitan mga peeps, yung saktong higpit lang. So ayan mga peeps, kung magpapalit lang kayo ng brake pad, tapos na. Ganoon lang kasimpleng procedures.
So ituturo ko naman kung paano magpalit ng gold bungee bolt at bleeder. Pwede nyo nang tanggalin itong mga peeps, itong cover, yan, goma na yan. So kailangan natin ng size 8 na open range mga peeps para dito sa may bleeder. So kung maluwag na mga peeps, pwede na siyang kamayin. Ayan, wala naman siyang tatagas dyan na brake fluid. Then ikabit nyo na rin kagad itong gold bleeder. Ganyan lang kasimple mga peeps. Huwag kakalimutan higpitan mga peeps. At ibalik tong rubber na cover. So last mga peeps, itong bungee bolt. So dito mga peeps, kailangan natin ng size 12 na T-wrench mga peeps. Ayan, T-wrench. So ingat lang mga peeps, medyo matigas. So kung maluwag na mga peeps, pwede na siyang kamayin. So don't worry mga peeps, wala naman siyang brake fluid na tatagas dyan. Ito yung stock niya mga peeps, stock bungee bolt. And then kukunin natin yung tanso na washer, ililipat natin doon sa may gold na bungee bolt. So huwag kayo kalimutan mga peeps, magkabilaan yung washer niya. Dalawang washer na tanso. Ayan, ganyan lang magkabilaan. Last mga peeps, itong hose holder. So yun mga peeps, tapos na. Ayan, tingnan nyo yung forma mga peeps. So caliper gold set pa lang. Napaka-pogi na mga peeps. So sa mga mahilig dyan mag-modify na mga motorsiklo nila, ayan, bagay na bagay sa inyo to mga peeps eh, no? Napaka-pogi. Nagpalit na rin ako ng front axle mga peeps. Ayan yung ehe, gold yayamani nakalagay. Yun, yabang oh. So mura lang din yan mga peeps, meron sa Shopee niyan. So maraming salamat mga peeps sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. So kung may question kayo or suggestion, comment nyo lang sa baba mga peeps. Shoutout ulit sa Maharlika Moto Apparel sa sponsor nyong riding jerseys. So huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe mga peeps. Support nyo ako pati sa Facebook page ko na Moto Trips. Follow nyo ako mga peeps. So see you sa next tutorial mga peeps. Ride safe sa atin palagi.